siguro ito na ang panahon na mamaalam tayo sa Maynila. Ayan, andito tayo ngayon sa kantin ng Tugo. Ayan, ang linis, ang luwag, ang ganda tingnan. So, sa 5 years ko dito sa Maynila, ayun, sa wakas makaka-uwi na rin. Makakasama ko na ang pamilya ko ngayong Pasko. Yan ang puntang hangat, bawat pamilya sa buong Pilipinas. Bilang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, na makasama ang pamilya tuwing Pasko. Maraming maraming salamat sa mga kapitbahay ko dito sa Maynila at saka sa mga kaibigan ko, mga katrabaho ko na nakasama ko dito habang nandito ko sa Maynila. Maraming salamat sa inyo and God bless you all. Thank you. So kakain ko lang, ayan. Tapos ko lang kumain. So on board na tayo, hindi pa lumango yung barko pero malapit na, alas 8 ng biyahe. So, ayun, lalabas tayo mamaya. Ibablog din natin ang labas para makikita din ninyo habang nandito pa sa Pier 4 ang barko. So, ayan ang Maynila. Kung mapapansin ninyo. Ayan, gabing-gabi na kasi kaya medyo malabo na yung ano, video natin. Ayan. Ayan. So, dito na tayo ngayon sa Tugo. Nakasakay na po sa wakas. Puntang Mindanao ko. Medyo magulo yung buhok natin. Sorry. Ayan. Okay, yan po ang Maynila. Mismong pantala ng Pier 4 Tondo, Maynila. Yan, yan, yan. So, kung mapapansin nyo po sa likura, sa harap po kanina, ayan, yan po ang barko natin. Dito po tayo nakasakay ngayon. So, yan. Yan ang sinasabi ko kanina sa inyo na ipapasilip ko. Parang nakasakay na rin kayo dito. Okay. So yan, mga kasamahan natin, mga sumasakay din sa barko. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang pagpaporte. Kadalasan sa mga pasaherong sumasakay ng barko ay nahihirapan sa pagpaporte. So sasabihin ko sa inyo, ang pagpaporte ay mura lang. 15 ang kilo lang. Pero, ito ang nangyari sa akin ngayon, charge to experience, ang daming dala kong gamit. Dagdagan pa na may mga appliances ako, washing machine, dryer, at saka TV. So, yung mga yan pala ay my charges pala yan. So, 300 per item. So, nakatatlo ako, so 900. Napagastos ako tuloy. Dapat bininta ko na yung dryer ko at saka washing machine, kahit TV na lang sana. So, ayun, charge to experience. Isishare ko po sa inyo ang experience ko. Bukod pa yung porter noon. Yung ipapuporter nyo po, 15 po per kilo. So, hindi naman nila tinitimbang doon. Tinatansya na lang. So, trupahin nyo na lang yung mga porter para medyo makalis kayo. Hindi kayo malakyan. Sa akin, medyo nalakyan ako kasi sobrang bigat talaga yung dala ko. Pati porter nga, naawa na ako. Tinulungan ko na. Ako na ang matulungin. So, ngayon, yun ang experience ko sa pagbabarko. Pauwi na kasi ako ng probinsya. Parang hindi na babalik. Yan sabi natin parang kasi hindi natin nahuhula buhay natin sa probinsya. Ganon. So, ngayon, nagpa-porter ako ng marami. Wala talaga akong iniwang gamit. Iba na lang sa mga hindi na mapakinabangan. Dinala ko lahat. So, ang dami. Nahirapan ako. Dalawa malita ko din lang. Sobrang hirap. Sobrang pagod. Gusto. Kaya, sana po sa mga bumabiyahe, huwag kayong matakot sa pagpa-porter. Mura lang po. Mastos lang naman ako ng 800. Ah, 900. Mastos ako ng 900 sa pagpa-porter. Plus 900 din sa appliances. At saka siyempre yung nagbubuhat pagdating doon sa taas. Nagihingi din yun. Depende na sa inyo. Bibigay kayo 20, 50, 100. Depende sa inyo. Ako, trinopa ko na lang. Tinulungan ko na lang para wala akong maibigay. Walang iba. Bigyan ng 50, okay na yun. Kasi maawa naman din tayo.